Welcome back to BRGYB fam. Still with us here in the studio, Tuesday Vargas. Yes. As a very, very busy woman, maraming ginagawa si Tuesday. Kaya pa? Kaya pa. Oh. Bring it on. Wow. Yeah. Okay, we're gonna talk about ang mga negosyo ni Tuesday. So we're gonna flash a few photos on the screen and pagkakwentuhan lang natin. So first photo, and actually ito yung una sa lahat, I guess this started it all sa negosyante side ni Tuesday. Wow. Is weddings by TV. Yes. Diba? What year did you start your events company? So, parang ano, 2010, napansin ko yung mga friends ko, they started parang getting married, settling down. But walang kahit isa sa amin na may connect sa mundo ng events. Mga behind the scenes people kami, pero like mounting weddings, wala kaming alam, flowers or whatever. Mm. So it started out as parang mga pro bono na work for other people. Kasi alam nila, pag kunyari nag-out of town kami, si Izel maasahan yan, ako taga-book ng ticket, ako taga-book ng... Organizer talaga. May pagkaganon ako sa barkada namin. So sabi nila, bakit di mo gawing ano yan? Manay mo, maging magandang opportunity for you. So, at the time na tatlo ang show ko, nag-aaral ako ulit, Biyaka. Pumasok ako ng isang workshop na magpo-produce ng maraming certificate na series of parang learning opportunities. Floristry arts, event management, lighting design, kung ano-ano, costing, food costing. Wait, so all aspects lahat of events? So that when I sit down with suppliers, I know what I'm talking about. Para hindi ako... Medyo may ganun ako na tao. I really want to understand. Yeah. Kailangan ko to put sense in stuff para magawa ko siya. Yeah. Tapos, I had a friend na single mom din. Tapos, ganyan din yung gusto niya na gawin. And I see na nagkakaroon siya ng struggles financially. Tapos sabi ko, bakla, imbis na mangutang-utang ka sa mga kaibigan, tapos mag-ano ka, mag one time na masagot mo yung problema mo, tapos bukas di ulit natin alam. Ayaw ng 9-to-5 job ng mga nage-events eh. Kala naman, mas madali. Correct. Mas actually, mahirap. Mas 7-to-12. True. Parang nung nag-negosyo ko, kala ko ayoko na 24-7 na ako nagtatrabaho. Hindi na 9-to-5. So sabi ko, halika, mag-aral tayo. So niyaya ko siya. Yeah. So yung best friend ko na to, sabi ko, tara, mag-workshop tayo. Kumuha tayo ng certificate. Let's get a license to do events here. And we birthed Weddings by TV. So Weddings by Tuesday Vargas, yung ibig sabihin. Shock. So that was in 2010. And for sure, the wedding scene has changed. It has. Since then. It's a monster right now. Totoo. Ang dami ng alleys na related sa wedding industry, from food carts to souvenirs. Ang dami ng offshoot. But the main, which is styling and coordination, still remains not the same. Systems in place, pero mas dumami na yung gusto ng couples. Right. So you have to address yung needs ng times na because of the things they see on SOCMED or whatever platform. Miss Tuesday, can you do this? Miss Tuesday, can I enter aerially? Mga ganun yung mga request. Can we do an underwater doon? Proposal? Mga ganun. Okay, so ang rule namin is never say no. Ay. Kahit mamaya ko pa i-figure out kung paano ko siya gagawin. Ay, grabe yung never say no. Yeah, ano na yung pinaka-crazy na nagawa niya para sa wedding? Ayun nga, yung yung hindi alam ng girl na ikakasal na siya. Surprise very, wedding. Very wedding ni Ate Carmina, parang ganun. Oh, I remember that. Parang ganun. In real life. In real life, kasi ang hirap-hirap gawin yun ng ang daming bisita, tapos hindi malalaman ng bride. Wait, kasi in Carmina's case, it was like a shoot. So dito sa bride mo, paano nyo ginawa? From the airport, straight. So they were supposed to get married naman na talaga. So from the airport, straight, sabi, final fitting ng gown. Final fitting, pero parang sukot na, tapos parang inaayusan na ako. Pag open ng door, venue na pala yun. Yan, ganun kami mag-usap. Hindi ako baka radio, wala. Ang hirap kasi parang mawawala yung essence ng surprise pag hindi kami careful. So hindi ko alam kung na-pressurean ko ba yun ng tama o sa stress or dapat more pa. Sa stress na naidulot niya sa akin. Pero still, it's not an easy industry to be in for sure, lalo na with the demands. Pero
it's something you still like doing. Yeah, pero it's not for everybody. Yeah. Sabi mo nga eh, mahirap. Ang taas ng stress. Hmm. Tapos ngayon na medyo may edad na ako now that I'm 27 and all yeah. stuff. Mm-hmm. Wow, 27, charas. Gusto ko na mag-lilo. Parang ngayon, ang ginagawa ko, pinapasa ko dahan-dahan right. yung business ko to friends mm-hmm. and mga matagal ko ng employees. Yeah. O ate, ikaw na bahala sa account na to. Namimigay yeah. na ako ng work pag sa akin nag-i-inquire, tapos binabantayan ko na lang. Yeah. Kasi parang, siguro sa age natin, Bianca, parang gusto ko na yung sobrang mag-enjoy mm-hmm. habang kumikita. Yeah. Sobrang i-appreciate bawat araw, bawat opportunity makasama family ko. Mm-hmm. Kasi nung busy tayo, nung kabataan natin, mm-hmm. nineglect natin yung yes. may time na, oh, ang init awesome. Ng career. Hataw. Pero ngayon na parang yan, when everything like started to quiet down, mm-hmm. naalala ko lahat ng mga, ay, ang saya nung nag-rent tayo ng jeep, tapos may adobo sa gitna natin, tapos wala tayo ng Cavite, nag-swimming tayo, mga ganong simple. Mm-hmm. So, binabalik ko yun. Yes. Ine-enjoy ko lahat. Oo. And you've super earned the right to choose, dapat, I would say, talaga. Dapat. Yes. Everybody should have that position in life na chill na tayo. There's no place you'd rather be than here. No, no time than now. Yes. Ito na yun. Amen to that. Mm-hmm. Meron tayong next na ipapakita. You might not know, but Tuesday is a ultimate plantita. Yan. Tues-to-Go, isang pandemic-born business. Is that correct? Yes. Diba? Yes. Jumanji na yung bahay namin nung ending ng pandemic. Sobra na. Mm-hmm. Yung pagka minsan nag-aakit na ako ng mga nagtataob ako ng ceramics, mm-hmm. pots, diba? May snail, ganyan. Meron na mga kung ano-ano, mga uh-oh. Caterpillar, ganyan, uh-oh. Pa-forest na yung house yeah. namin. Iba yung hobby, kasi ako man din, nag-try akong mag-alaga ng mga plants. Pero iba yung to make it a business. Why yeah. did you decide to do that? Siguro ganun din, access to plants. There was this post na nalungkot ako na nagpuputol sila ng mga monstera from, kasi ano siya, basically it's a parasite. Mm-hmm. So nakikihingi siya ng nutrition niya from big trees. Mm-hmm. So it's in the north, parang malalamig na areas siya tumutubo. Tapos yung mga taga doon, they are cutting the monsteras and then selling it here in Manila at parang extreme prices. Yeah, kasi people were willing to pay. To pay, kasi na hype. Mm-mm. So parang I wanted na a business na, hey, I know local sources na hindi yan yung practices. Maganda yung condition ng plant and I could actually bring it to you. Yeah. I could, you know, open yung floodgate ng supply. Kaya medyo controversial yung pag-alis ko sa plant world. Parang mm-hmm. I just have retained a few clients na lang now. Kasi ganun ako dati. Parang no, hindi dapat 100,000 ang presyo. Halaman yan eh. Mm-mm. Tsaka it's a tropical country. So, di ba, I would understand if nasa Europe tayo, tas tropical plant yung bebenta ko. But I can source it dyan. Right. So, bakit? Diba? Yun yung simula nun. I wanted to share the hobby with people na hindi sila ma-intimidate cost-wise. Mm-hmm. Tsaka maintindihan nila yung pag-alaga ng halaman. Yeah, yeah. It's so great that you did that kasi I remember ang daming plants na sobrang mahal. Tapos sila pa yung maselan. After a few weeks, pag-ano na siya. Tapos ikaw parang, bakit? Totoo. Oo. Meron tayong last. May last negosyo si Tuesday. At ito naman ang Tues-to-Go. Lahat pinasok. Tingnan mo ang siya. Ang cute. Ang cute yung name. Tues-to-Go. Diba? Oh. Ang hilig ko magluto, Bianca. Diyos ko, grabe. Nung pandemic talaga, hindi ako masyado nagsiselfie kasi medyo nag-gain ako ng 32 pounds doon. Super kain! Parang nag-try out ako ng new recipes, plus old ones that I really like. Tapos, ganun din, friends na, Izel, luto mo naman ako ng kare-kare mo. Izel, luto mo naman ako ng kaldereta. Izel, gawan mo kami ng boodle fight kasi may party sa house. Mm-mm. So, since naus yung inuman, yes. nagpapadala ako ng pulutan sa mga ka-inuman ko na friends. Ang galing. O, order kami to next time. Gawin mo ng business. Ayan, yeah. naging ganyan na siya. At saka, in fairness kasi, at that time, bawal mag restaurant, hindi pa safe. So, ito na talaga, lutong bahay na dinadala mo sa ibang tao. Correct. Is this still ongoing until? Hindi na. Kasi nga, pandemic everybody businesses. Can go out na. Yeah. Tsaka parang, sa lahat po pala na gusto mag-food business, ha? Think twice.
Kasi ako, ang ogo ko nagigising. Hindi kasi ako pag hindi ako yung namamalengke or namimili ng basic ingredient. Yeah. That's where it all starts. Correct. Yung correct prep, magsisimula yun sa purchasing. Yeah. So pag hindi maganda ang kamatis, naiinis ako. Numiliit, sumisingkit yung mata ko. Anong gagawin ko dyan? Yeah. Isali niyan! Ganun ako sa kusina. Kasi gusto ko maganda yung output. Yeah. So ang aga mong magigising. Kaya please, guys, kung hindi niyo matututukan, wag na, sayang ang oras. Totoo. And any business. Any business. For that matter. So, maliban sa pagluluto, maliban sa pagiging plantita, napakarami talagang talent nitong si Tuesday. Because tulad na sinabi niya kanina, in the comm arts world, sila ang fine arts. So, si Tuesday pala ay magaling din mag... sketch. Yeah. Hindi naman. You paint also. Acrylic, yes. It's also a pandemic hobby. Mm-hmm. So, wala akong formal training. Ano lang, parang... Iba when you like clothes, you know what goes well with what, yung marunong ka sa color. Mm-hmm. Yung basics na ganun, parang yun yung spring well ng lahat. I passed by an art store, tapos sabi ko, try ko lang. Mm-hmm. Yun, tapos ganun lang. Tinuruan ko yung sarili ko na lang. And I started enjoying it. Up to now, 4 years na ako nagpipaint. I did 4 exhibits na. So, dami ko na rin nabenta. May mga commission na rin ako na paint. Mga naniniwala na kalawa. Alam mo, buha, Van Gogh, Van Gogh. Medyo impressionist kasi yung ano ko, yung style ko. Mm-mm. Mga scenery, ganyan. Yun. So, happy ako kasi everything, siguro everything I touch, I make sure I enjoy myself. Yeah. Yung soul ko nandoon sa ginagawa ko. And it translates when people use it, touch it, experience it. Yeah. Naramdaman nila yung naramdaman ko when I was making it, when I was creating it. So, yun na yung naging principle ko sa buhay. Mm-mm. A true artist talaga na parang you find all these different things to express yourself with. At gusto din namin ma-experience ang creativity ni Tuesday with a last activity. So, meron tayong binigay na sketchbook and a few pens to Tuesday. O, di ba? Yan yung mga from past episodes. Si Karen Davila naman ang nag-sketch nun. Pero fashion-fashion naman siya. Oo, magaling din magdamit si Ate Karen. Yes, as a social fashionista. Diba? Oo. For here, si Tuesday will quickly sketch isa sa mga ideas niya of the future of the woman that she is. Wow, ang deep nun na. Pero isang image na nakikita ni Tuesday, for the future, yan ang ating ipapasketch sa kanya. Wala akong ano, hindi ako drawer per se, charas. Yes, kaya nga as an impressionist. Oo, pero I like colors. I like, when I dress up, neutrals, but when I paint, burst of colors. Mm-mm. Doon ako naglalabas ng kulay. Yeah, and naka-jacket lang si Tuesday now, but she has so many beautiful tats na sabi niya siya din ang part. Nag-collab to create the design. Yeah. Huwag na, explain pa ba natin? O, yan na lang. Basta gusto ko as ng ganyan. As an exam. Okay. O, ganyan. Ipapakita na niya. Parang tanga, wala naman na. Okay. Kukunan natin ang ano, insert yan. Oh, I see a home. Yeah. With a bike. At parang, ay, mountains. Yeah. Field. Parang ano, parang... I like going out of town and checking out yung mga back alleys ng mga popular places. Like, kunyari sa Siargao, General Luna. Hmm. Sa mga iskinita, anong meron dito. Tapos bibili ako ng, kung kaya ko ah, ng lang lupa. Oh. Na nung wala pang value nung time na yun. Mm-mm. Kasi ang gusto ko magtayo ng maraming mga animal shelter or plots of land na pwedeng taniman ng edible food. Wow. And the food is going to be free for everybody, my neighbors or whoever needs it. Tapos kung may mga hayop na walang bahay, yun. Hindi kailangan ikaw yung titira sa bahay. Pwede meron akong maliit na room doon, pero pwede ko siyang like lagyan ng resources for yun. A community garden and ano, para sa pets. Ang ganda. So you did get a... lot of land in Siargao? La Union. Ah, La Union. Siargao, yes, but I sold it kasi wala pang hospital sa Siargao. Yes, that's but right. As in soon as magkaroon, siguro, I'll consider it again. Oh, so itong dream mong parang property is La Union? Yes, La Union. Ganda. I love Ilocano food. Gusto ko rin yung, it's very accessible na nandyan lang, drivable, tas mamaya Baguio na. Diba? So, ang dami niyang ano, madami siyang pros. And plus La Union kasi taniman talaga ng gulay. So,
yung lupa, medyo healthy. Yan na naman yung pagka-plantita ko. So, come to my Jumanji in a few years. In the future, pupunta tayo sa Jumanji ni Tuesday. Diba? Napaka-multi-talented. Maraming salamat, Tuesday Vargas, for joining us here on BRGY. Arigato. Thank you. Please feel better soon. I know. Thank you for making it. And I think our kababayans abroad will see you there very soon. What are you allowed to share with us? Ayan, so please monitor talaga, parang BP lang. My social media accounts, Tuesday_V on both TikTok and Instagram and also on Facebook. Tuesday Vargas, basta yung black and white na sobrang ganda na kagalaan ako yan. So yun yung account. For shows na upcoming in the UK and in the US this year. So Q4, mga November, December-ish. Yan, i-announce namin ng mga locations. Yes, and with Alex Calieja. Yes. Yay! And the comedy crew. So, kung gusto niyo ng stand-up comedy, makipagkulitan sa amin. Panoorin niyo yung Sockmed accounts ko. Tsaka yung TikTok ko, yung Instagram ko, i-follow. Nakakatawa kaya ako? Try nyo lang. Charas! Oh, di ba? Minsan may funny posts, minsan may mga deep reflection posts, di ba? May titser. Get a girl that can do both, di ba? Yeah. Sometimes titser, sometimes crazy person. Maraming salamat, Tuesday. Thank you very much. And kami naman ang mag-shoutout dito sa ating BRGY shoutouts. We'd like to say hi to our global Pinoys, Noel Esponilia Pico from Melbourne, Australia. And Noel Acolinco from South Carolina. Hello sa inyo. Do you want to greet anyone abroad, family or friends? Sa mga relatives namin dyan sa Japan, sina mama dyan sa may Osaka. Hello kay Tita Gina. Yung mga friends natin sa US, Ate Cory. At hello sa inyo lahat dyan. Mamaya, nandiyan ako. Mamaya agad. Ang bilis. She will see you soon. Ayan, kung nabitin kayo sa kalahating oras nating kwentuhan, you can always rewatch our episodes. Just go to YouTube, search for the Filipino channel and BRGY. Meron din tayong uncut versions. We are also on the I Want TFC app where you can watch your favorite Kapamilya shows anytime, anywhere. At maliban sa socials ni Tuesday, please also subscribe to the TFC social media pages for our BRGY content and syempre events ng TFC. Muli, maraming salamat, Tuesday Vargas! Thank you so much, ang Bianca! BRGY, thank you! Maraming salamat sa good vibes. This has been Bianca Gonzalez giving you a home away from home here on BRGY.